Nakita nyo na rin ba to? This is a viral and trending post from Miss Donalyn Bartoleme. Hi Miss Donalyn! It earned a lot of different reactions online. Some took it positively and some took it negatively. I'm not sure, but I believe her intentions was good. She means well. She wants everyone to be more positive and optimistic and so on and so forth. Be proactive. Unfortunately, Miss Donalyn, that's not how reality works. Especially for those whom are minimum wage earners. Not all people have the same privilege. Yes, tama naman po. Di ba dapat masaya ka kasi may chance ka na pagandahin buhay mo at ang pamilya mo? Tama po yun. But for some na nag-earn lang ng sapat para sa bills and pangkain nila sa araw-araw just to get by, kahit masipag sila, eh hanggang doon lang talaga. Parang mahirap po yan, Miss Donalyn. And kung superstition nyo at trip nyo mag-work ng January 1, that's totally fine. But for those na walang choice or walang chance na piliin yung mga days kung kailan sila magpapahinga o magwalwal o magbakasyon, iba po yun eh. And I agree na dapat maging grateful tayo kasi may work tayo. Also, I like this part. If your work makes you unhappy, I hope you find a job that will. Yes, the suggestion is good, Miss Donalyn, pero hindi po siya ganoon kadaling gawin. Na kapag hindi ka na masaya sa trabaho mo, mag-re-resign ka at humanap ka na ng ibang trabaho. Lalo na sa process ng hiring dito sa Pilipinas. It's not that easy, Miss Donalyn. Ima-manifest natin yan for everyone, Miss Donalyn. Sana magkaroon sila ng chance na makapag-vlog na din at mag-earn ng maraming pera sa YouTube or sa Facebook, diba? Sana all po, katulad nyo.